Good evening mga Mars, mga Pars. Andito na naman po ang inyong Mars Queenie na nagsasabing, ang buhay ay weather-weather lang. Ano yan? Ano lang? Ginaya lang si Kuya Kim, ang buhay ay weather-weather lang. Hindi, ganyan talaga, ang buhay weather-weather lang. Minsan masaya, minsan din malungkot. Minsan malusog, minsan masakitin. Kasi ngayon, feeling ko masakitin ako ngayon eh. Bali, 2 days ko na tong naramdaman. Same pa din yung sinasabi ko sa inyo na kabuhi. Sa Tagalog, madaming nagsasabi na yung may nagko-comment na sinisikmura, kabag, pain gas, acid reflux, ba yan? Hindi ko na alam kung anong iisipin ko. Basta, ang alam ko lang po sa Bisaya, sa amin, kabuhi. At yun nga po, 2 days ko na po itong nararamdaman. Straight na po. Since kahapon at ngayon, pabalik-balik po siya. Kahit minamasahin na siya ni Marco, wala pa din po, bumabalik pa din po yung nararamdaman ko na nasusuka, nahihilo, at masakit ang ulo ko. Alam nyo yung feeling mo na buntis ka. Pero, tignan natin, siguro bukas ng umaga, itry ko mag-pregnancy test. Baka baby number 2 na to. Pero, confident ako na hindi to baby number 2. Ano lang to, siguro kabuhi lang talaga to siya. So ayun, hindi ako nakalabas ng bahay talaga dahil dito sa nararamdaman ko. At pati din si Mixo, meron pa siyang kunting sipon, so hindi pa siya pwedeng ipasok sa daycare niya. So balik kaming dalawa dito since kahapon. At ngayon, dito lang kami sa loob ng bahay. Kahapon naman, day off pa ni Marco. So, parang mas easy sa akin na andito siya, na may katulong ako bantay kay Mixo at mag-alaga kay Mixo. Ngayon na nasa work si Marco, sobrang hirap na may dinadamdam ako na hindi maganda. Kanina, naluluha ako kasi sobrang sakit ng ulo ko. Nahihilo. Tapos si Mikael, iyak ng iyak dahil nga hindi ko siya, alam yung hindi ko siya masyadong nalalaro, parang nabubore din siya kasi siya lang mag-isa. Hanggang ngayon, tuwing tumatayo ako, pag gumagalaw ako, nahihilo ako. So kaya yung ginawa ni Marco, nagpa-book siya ng doctor's appointment. Tapos, yung sabi niya, private doctor daw yun kasi gusto niya malaman talaga kung ano tong nararamdaman ko. Nawo-worried na kasi siya, natatakot siya baka ano daw mangyari sa akin. Natatakot siya baka daw iwan ko sila dalawa ni Mixo. Alam mo yun, advance masyado mag-isip si Marco. So, kaya yung ginawa niya kagabi, nagpa-book siya dun sa private doctor. Sabi ko, hindi na kailangan private. Kasi pag private kasi medyo mahal. Eh gusto niya talaga yung madalian, malaman kung ano tong nararamdaman ko. Di bali na daw, magbabayad siya as long as malaman namin agad kung ano tong nararamdaman ko. Tapos yun nga, so next day yung appointment ko, yung binook niya, specialist daw yun siya na doctor. Sana makatulong kung ano tong nararamdaman ng Mars Queen ninyo. Tapos yung mga nagko-comment doon sa last post ko, na yung post ko na
baby number 2 na kaya to. Doon madaming nagko-comment na nagsasabi na uminom ka ng maligamgam na tubig, magsalabat ka, huwag kang magpagutom. Sinunod ko po yung sabi nyo, uminom ako ng salabat, at ang nangyari po, lalo po akong nasuka. Uminom po ako ng maligamgam na tubig. Pagising ko, kanina, wala pa din po, andito pa din, hindi pa din siya nawala. Tapos, yung chan ko, tinalian ko na siya. Naglagay na ako ng kating ko, alagang kating ko po ako. Wala po kasi akong efficacin. So, yung nilagay ko, kating ko. At after ko nalagyan ng kating ko, tinali ko yung chan ko. Ganun pa din po, hindi ako nakakapasok sa work. So, bali, kung wala kang work, wala ka ding sahod. Kasi iba kasi yung work ko eh. Hindi gaya kay Marco na kahit mag-absent siya ng sick leave, meron siyang sahod. Yung sa akin, wala talaga. No work, no payment po yung company ko. Yun po yung policy nila. Pero wala po tayong magawa kung may sakit po tayo. Kumbaga, katawan lang po yung puhunan natin. So, kailangan nating alagaan yung ating sarili. So, yung oras natin ngayon ay 7:35 na ng gabi. Ngayon lang talaga ako nakapag-start ng vlog kasi kanina wala ako sa mood mag-vlog. Tapos feeling ko nga ngayon sobrang haggard. Wala po yung lipstick, wala po yung kung ano-ano. At ito po yung ating baby mixo. Say hi. Hey. 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 Baby yarn. Talk to them. Talk. Say hi. Hi. Say hi. Say hi. Si Mixo nga po pala, meron siyang ganito, bunny. Sobrang liit na. Dati ang malaki to siya eh. Na ilang beses ko na to siyang labhan kasi sobrang dumi. Si Mixo, since baby pa siya, nagtatamsak na to siya. Naalala ko nung bagong labas pa siya, siguro 1 day old pa lang siya. Nagtatamsak na. Natawa yung midwife sa kanya kasi nagtatamsak na eh, baby pa. Sinubukan po namin tanggalin yun sa kanya yung pagtatamsak. Hindi po kami nag-success. Hanggang ngayon, tinatry namin siya mag-pacifier. Dati pacifier siya at tamsak. Ngayon, nawala na talaga yung pacifier niya. Kaya ito, tamsak. Tapos, hindi po siya makakatulog na wala tong bunny niya. Bunny. Ito po yung pangalawang buhay ni Mixo. Ito. Sobrang baliw po siya nitong bunny. Pag binigay po namin yan sa kanya, alam niya, tulog time na niya at pupunta na yan siya dun sa kwarto niya. Pero pag wala po yung bunny niya na ilagay mo siya sa crib niya, hindi po yan matutulog. Alam niyang permanent lang siya doon. Kaya pag binigyan mo siya ng bunny, alam niya na matutulog na siya. Kaya maglalay down siya mag-isa. Ayan, nabihisan ko na si Mixo. At yan na yung ginagawa niya. Magbabakyo na naman. Lakas. Uy. Kaya yung vacuum andyan, kasi kanina binabacuum ko yung ilong niya. Kasi grabe tong ilong niya, non-stop. Lilinis yarn. Sige. Sa
As usual, yung movie natin ay Cocomelon. Hmm? Ha? 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 You want to vacuum your nose? Ha? You want? Malapit na umuwi yung ating purse, Marco, kasi magalas 8 na eh. Me too. Ah? Hmm? Ha? Mita. Mita. Oh. Kilig yarn. Kinikilig sa vacuum. Ay, nako, Mixo. Mixo is here. That is here. My. Hoy. Mikael. Mikael. Hoy, keep. Hoy, are you mad? Oh, my. Behind him, boy. My. My. Hoy. Mikso. Oletko vihainen isille? Hoi. Isi on mennyt töihin. Isi. Ai. Vacuum. Vacuum. Mas interesado sa vacuum kaysa sa tatay niya. Pasensyahan niyo na yung sala namin ha na medyo makalat. Basta may bata, makalat talaga yan. Dito na yung ating purse, Marco. At burger. Why it's so plenty? I ordered also for me and I took that meal, so there is also drink for you because the price is the same. Okay. Nag-crave kasi ako ng hamburger, kaya nagpabili ako kay Marco ng hamburger. His burger. Ito yung finish na... Jollibee. Sabi niya, finish Jollibee daw. Ito yung his burger. Hirapan ako explain. It's hard to me to explain. What kind of a Jollibee, like local? Ito yung local dito na burger restaurant. Kain tayo mga marsh, mga parsh. Ngayon pa lang sila maglabing-labing. Kiss easy. What off. Kainan na. Hindi pa pala kumakain si Marco ng dinner. Kasi nga hindi ako nakapagluto dahil masama yung pakiramdam ko. Ayan, hindi pa siya nag-dinner. Good morning mga Mars, mga Pars! So, kagabi, hindi ko natapos yung aking vlogs. Kasi after namin kumain ni Marco, nung dala niyang hamburger, nasuka na naman po ako. Tapos yun, natulog kami ng maaga at yung ating baby Mixo, nagising ng alauna ng umaga. Tapos, natulog ng alas 4 ng umaga. So, puyat kaming dalawang mag-ina. Si Marco nakalis na sa work. So, ngayon, umaga dito sa Finland, kagagising lang namin. At para malinawan tayo dito sa nararamdaman ko, magpo-pregnancy test ako para malaman talaga natin kung buntis mo talaga ako o hindi. Kinakaroon ako dito. Kinakamaan ako dito sa gagawin ko.
Try natin to. No, no. Hey. Hey. Madaming klaseng pregnancies dito, pero ito yung meron ako eh. Ilagay lang natin to siya sa may iko tapos. 5 minutes din siya. Ako buntis. Masama lang po talaga pakiramdam ko. Akala ko dalawa, isa lang. Ayan. Isa lang po yung line na lumabas. So, hindi po ako buntis. Pero kung buntis lang po ako, okay lang din. Pero ito, hindi na po ito maganda kasi 3 araw ko na po itong nararamdaman or since last week po ng Huwebes. Dito na tayo sa kusina. Mag-aalmusal itong ating maliit na bata. Nagluto pala si Pars Marconio ng porridge para kay Mixo. Kasi yung porridge na pinapakain namin kay Mixo, naubusan kami. Nakalimutan niyang bilhin kahapon. So, bago siya umalis, nagluto siya ng porridge ni Mixo. Tingnan talaga yung Pars Marconio, maalaga. Uy, Rakas, your hands are so cold. Ay, naku, Mixo, Mixo. Ito talaga si Mixo. By the way, mga Mars, mga Pars, dumating na po yung Google AdSense natin na code para maibigay nila yung ating sahod. Thank you mga Mars, mga Pars sa walang sawang pagsuporta sa channel ko. Wala po to kung hindi po dahil sa inyo. So mga Mars, mga Pars, hanggang dito lang muna ang ating vlog today. Kasi nga medyo masama pa yung pakiramdam ko. Wala din ako ma-vlog dahil hindi tayo makalabas ng bahay. So, nag-update lang ako sa inyo kasi kahapon wala akong vlog na na-upload. So, ito yon, masama pa yung pakiramdam ko. At bukas, baka ma-update ko din kayo kasi day off din ni Marco. So, yun yung schedule ng doctor's appointment ko. So, malalaman natin kung ano yung nararamdaman ko. Yun yung ating Mixo. Say hi. Hey. Hi. Hey, hey. So, kahit masama pa yung pakiramdam ko, unti-unti ko tong titiklopin tong mga damit namin. Kasi naglaba nga si Marco last day, tapos hanggang ngayon hindi ko pa natiklop dahil tuwing tumatayo ako, nahihilo ako, tapos andyan pa si Mixo. Paunti-unti, tatapusin ko to. So, hanggang dito lang muna yung ating vlog today. Tomorrow is another video I will try na mag-upload. At marami pong salamat sa walang sawang panonood ng aking mga vlogs. At sana po nag-enjoy kayo. At sa mga bago pa lang po dito sa channel ko, welcome po at marami pong salamat sa panonood. And don't forget to subscribe and click the notification bell para po updated ka sa ating next vlog. At sana po hindi kayo magsawa sa pagsuporta sa channel namin. See you po sa ating next vlog.